traffic, bumisita si Pangulong Arroyo sa Washington, D.C. sa Estados Unidos at nakipagpulong siya sa mga miyembro ng U.S. Congress. Ito ay sa imbitasyon ng Congressional Committee on the National Prayer Breakfast ng Kongreso ng Amerika. Para sa buong kaganapan, narito ang special report. Bisita ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Washington, D.C. noong February 5 at 6 ay sumentro sa apat na paksa. Ang mga polisiya ng pamahalaan sa mga reformang pang-ekonomiya, ang pagtitiyak ng benepisyo para sa mga Filipino World War II veterans sa ilalim ng Veterans Bill, ang sitwasyon ng peace negotiations sa Mindanao at ang patuloy na pagtatatag ng relasyong Pilipinas at Amerika sa ilalim ng bagong administrasyon ni Barack Obama. Ito ang mga usaping nabigyang diin sa pakikipagtalakayan ni Pangulong Arroyo sa ilang mga pangunahing mambabatas at opisyal ng Estados Unidos, kabilang na ang bagong Secretary of State na si Hillary Clinton. Bago pa man nagsimula ang kanilang bilateral talks, pinapurihan na ni Secretary Clinton ang mga Pilipino sa Amerika at kinilala ang Pilipinas bilang isa sa kanilang pinakamahalagang kaalyado. Good afternoon, and I am so delighted to welcome the President of the Philippines to the State Department. As you know, the Philippines is one of our closest and most important allies, not just in Asia, but on so many issues around the world. And we are very proud of the role and contributions that Filipino Americans have played in the United States over many years. So welcome, Madam President. Thank you, Madam Secretary. Thank you. Sa kanilang pagpupulong, ipinahiwatig ng Amerika ang patuloy nilang suporta sa adhikaing pangkapayapaan ng pamahalaan, lalo na sa rehiyon ng Mindanao. Ipinarating ni Pangulong Arroyo sa U.S. leader ang mga hakbang ng pamahalaan para maitaguyod ang matagumpay na negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front. Ito'y sa ilalim ng bagong modelo ng demobilization, disarmament at reintegration sa tibay ng mga dialogo kasama ang representante ng komunidad. Ang pagkilala ni Pangulong Arroyo sa kahalagahan ng interfaith dialogue para makamit ang pagkakaisa sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim sa Mindanao ay tumutugma sa paniniwala ni Pangulong Barack Obama na may isang batas na nagsasama-sama sa lahat ng uri ng relihiyon sa buong mundo, ang batas ng pag-ibig. Ito ang pinahayag ng Pangulo ng Estados Unidos sa ginawang taunang National Prayer Breakfast ng U.S. Congress na may temang pagkakaibigan at pasasalamat na siyang dinaluhan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa bisa ng isang imbitasyon. Ang paniniwalang mabisa ang paggamit ng parehong hard at soft power para sa kapayapaan ang ipinaabot ni Pangulong Arroyo kay Senator John Kerry ng Massachusetts, kasalukuyang chairman ng U.S. Senate Foreign Relations Committee. Sa kanilang pag-uusap ni Pangulong Arroyo, ipinarating ng senador ang kanyang tiwala na malalampasan ng Pilipinas ang hamong ito at naniniwalang matagumpay na mapagkakaisa ang mga puwersa sa Mindanao. Bukod kay Senator Kerry, nakipagpulong rin si Pangulong Arroyo kina Senator Daniel Akaka ng Hawaii, Chairman ng U.S. Senate Committee on Veterans Affairs at Senator Daniel Inouye, Chairman ng Senate Committee on Appropriations and Subcommittee on Military Construction and Veterans Affairs and Related Agencies. Sila ang mga matibay na kaalyado ng Pilipinas pagdating sa pakikipaglaban para sa karapatan ng mga Pilipinong sundalong lumaban sa tabi ng mga Amerikano noong World War II. Kinilala ng Pangulo ang malaking tulong na ibinabahagi ng mga senador sa kapakanan ng mga Filipino War veterans sa kanilang pagtulak ng Veterans Bill na magbigay ng $198 million appropriation para sa pensyon ng mga natitira pang Filipino War veterans sa Amerika.
mula 250,000 ay halos 18,000 na lamang ang mga veteranong natitira na silang makakatanggap ng benepisyo mula sa batas na ito. Karamihan sa kanila ay nasa edad na 80 anyos na. Ibinigay naman ni Congressman Steve Austria ng Ohio ang kanyang salita kay Pangulo Arroyo na itataguyod niya ang Pilipinas at mga Filipino-Americans sa Estados Unidos sa ilalim ng bagong administrasyon. Si Congressman Austria ay siya rin Filipino-American na tubo ng Chaong Quezon. Tinanggap rin ni Pangulong Arroyo ang pagbisita ni Navy Admiral Dennis Blair na siyang Director ng National Intelligence ng bagong administrasyon ni Obama. Isang masusing usapin ang namagitan sa Pangulo at sa Admiral patungko sa pagtatatag ng ugnayang Pilipinas at Amerika sa laban kontra terorismo. Isang agahan ang inihanda ng US-ASEAN Business Council para kay Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa huling araw ng kanyang pagbisita sa Washington, D.C. Ang council, sa pangungunan ng presidente nitong si Matthew P. Daley, ay nagpahayag ng kanilang tiwala sa economic reforms na ipinatupad ni Pangulong Arroyo. Ang mga reformang ito na kinabilangan ng mga dagdag na buwis, reforma sa sistema ng pagbabangko at reforma sa pangongolekta ng buwis ang siyang nagsisilbing panangga ng Pilipinas laban sa global economic recession na nararamdaman ng maraming mauunlad na bansa. You know that we rebooted our economy several years ago. We took our bitter economic medicine through fundamental reforms by raising taxes, cutting down on smugglers, reforming our tax collection system and our banking laws. And our reform moves have paid off with revenue for investments in human and physical infrastructure. Naniniwala ang grupo sa kakayahan ng ekonomiya ng Pilipinas na lumago sa gitna ng financial market meltdown. At sa katunayan, patuloy ang expansion ng kanilang mga korporasyon sa ating bansa. Ibinida rin ni Pangulong Arroyo ang mahalagang papel na maaring gampanan ng Pilipinas at ng mga kalapit na bansa nito sa ASEAN region, sapagkat kumpara sa mga developing countries, ang mga bansa ng ASEAN ay hindi lubhang naapektuhan ng economic downturn. Binigay ni Pangulong Arroyo ang katiyakan sa isang grupo ng mga textile at apparel industry leaders na patuloy ang magandang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas at matatag ang paniniwala ng pamahalaan sa malawakang palitan ng produkto sa gitna ng global recession. Ibinahagi naman ng grupo ang kanilang paniniwala na malaki ang oportunidad ng mga kalakal sa Pilipinas dahil sa maayos na pamamalakad ng trade at industry sa bansa. Ang Washington, D.C. sa Estados Unidos ang huling bahagi ng isang linggong pagbisita ni Pangulong Arroyo sa limang bansa na nagsimula sa Davos, Switzerland. Sa kanyang pag-uwi ay dala ng Pangulo ang tiwala ng ating mga OFWs at mga kaibigan natin sa ibang pamahalaan na tuloy-tuloy ang pag-aho ng Pilipinas sa harap ng kahit na anumang paghamon. Maraming salamat sa muli ninyong panunood sa ating programa. Next week, makita-kita tayo muli dito pa rin sa The Working President. Happy Valentine's Day!